Balot sa Steve! Bisita na ba ba kayo sa BIR website? Kung hindi pa, pwede ho ba bigyan nyo ng pagkakataon ng sarili nyo na bumisita? Ito po yung website ng BIR, bir.gov.ph. Pagkatapos nyo magpunta ho dyan, tingnan ho nyo yung mga pictures. Di ba may pictures na gumaganon sa BIR website? Tatlo ho lagi yung nakakabit dyan. Habitual. Yung tax evasion, ha? Mapapansin nyo yung mga picture na nandoon nakaganon. Panang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ayan. Yung mga nakaganon ho, yun yung mga BIR officials. Mm-hmm. Kasi ho, pinasusumpa sila ng prosecutor na tama yung kanilang chinacharge dun sa taxpayer. Kinakasuhan kasi nila yung taxpayer. So, ipinagmamalaki nila na saksakan ng dami ng nakasuhan nilang tax evaders. Next, mapapansin ninyo, may mga picture doon, may mga tarpaulin. Ayan, nakasulat, Oplan Kandado. O kaya nakasulat, closed. Ayan, yung word na closed. Ayan, closed. Ibig sabihin, sarado. Ipinasara yung kumpanya, Oplan Kandado po yon. Pag may nakikita kayong mga karatula nakasulat closed, tas may logo ng BIR, nakakabit doon sa pintuan o sa bintana o doon sa harapan ng isang tindahan, kino-close ho nila yon. Minsan may mga dalang pulis. Okay? Nagta-tax mapping. Mapapansin nyo naman yung picture na naka-tax mapping, nakatungo. May ginagawa yung isang BIR official, tapos nakatingin naman ho yung may-ari ng tindahan. Ganyan. Tax mapping ho yun. So, ito ho yung tatlong ipinagmamalaki nilang activities ng BIR. Op! Wag ho ninyong kalimutan na bumili nito. 1,675 pages. Makapagpapataas ho ito sa inyo ng compliance sa BIR at makapag sa mga CPAs, bookkeepers, consultant, makapagpapataas ho ito sa inyo ng professional fee nyo. Ha? 1,675 pages po. Bumili na po kayo. Tawagan lang po ninyo yung aking opisina. Ito po yung numbers. Okay? At huwag nyo kalimutan na mag-upload, mag-download ng tax mapping at gamitin po yan para sa mga taxpayer na konti lang ho yung budget. Ayan po yung dapat ninyong kunin kasi kapag kumuha kayo, ang consultant lang ho dyan ay babayaran nyo ay 1,120. At balik tayo sa ating pinag-uusapan. Tax evasion, matutulungan ko kayo dyan paano ho kayo makakaalis sa galamay ng tax evasion. Sa tax mapping, matutulungan ko rin po kayo dyan mag-usap-usap tayo. Ang pag-usapan ho natin ay yung Oplan Kandado. Ang laman po ng librong ito ay marami na pong naipanalo. Yung mga tao na dapat i-co-oplang kandado ng BIR, na-prevent po natin. So, yung success story ko, hindi lang story, kung hindi yung mga ginamit kong tools para hindi ho ma-close yung taxpayer, ay narito po. Ngayon, nasa sa inyo na kung gusto nyong magkaroon nito. Okay? Magkakaroon ho ako ng conference dito. Lahat ho ng a-attend, ito, sinasabi ko sa inyo, darating ho panahon niya, magkakaroon tayo ng conference niyan. So, meron ho akong conference. Conference on Oplan Kandado. Lahat ho ng magdo-donate. Ayan. Magdo-donate lang ho kayo. Ha? Ang presyo ho nito, binebenta ko ho ito, 20,000. The problem is, marami ho yung hindi kayang bumili. Okay? So, naisip ko, paano ko matutulungan ang taong bayan kung hindi kayang bilhin ng taong bayan yung tools na gagamitin nila? For example, gusto ko, sir, na maging abogado. Okay. Gusto ko, sir, maging isang accountant. Okay. Kaya lang wala kaming perang pang paaral. Yun ang mabigat.
So anong gagawin natin para siya matulungan? Either igawin natin siyang scholar. So pag ginawa mo naman siyang scholar, ang eskwelahan mo lahat eh, ang nag-aaral scholar, eh saan mo kukunin yung pambahid sa renta, sa ilaw, sa tubig, sa mga sahod ng teachers? Wala, di ba? So kailangan magtulungan. So yun hong magdo-donate ng 3,000. Bibigyan ko po kayo nito. Wala na hong bayad. 3,000 lang ho ah. Pinoforgo ko na ho yung dapat kong kitain. Ayan oh. Ang laman ho nito ay mga letters pang para hindi ho kayo ma para hindi ho kayo ma Oplan Kandado. Next. Yes. I agree. Share successful. Mag-sharing tayo. So, magkakaroon ho tayo ng conference on Oplan Kandado. Wala ho rin bayad yon. Wala rin. Apakabuti ng kalooban mo, Mr. Maestro. Gusto ho kayong matulungan. Kaya lang, kailangan ko ho ng budget din. Pasensya na. So, 3,000 pesos sa lahat na magdo-donate. So, in excess of 3,000 yung donation nyo. Okay. Pwede ho kayong magsama ng isa pa. For example, basta't ang increase is, nag-donate kayo ng 3,000, meron kayong equal one copy ng manual for Oplan Kandado Specialista. So, pag nag-donate kayo ng 5,000, ayan, pwede ho kayo, magkaroon ho kayo ng dalawang kopya. Ayan. So, divisible by, addition by 2, ayan, 7,000 dinonate nyo, magkakaroon kayo ng tatlong kopya. Ibig sabihin, kung ito ang klase ng donation nyo, pataas ng pataas, padagdag kayo ng padagdag ng isang kopya. Now, pwede kayo mag, dito, isa lang ho ang pwedeng umaten. Ayan, packs, isang packs lang ho. Pag ito po, ay dalawa. So, get the idea, pag ito, tatlo. Sir, saan ako magdo-donate? Okay. Magdo-donate ho kayo sa Patreon. Donation ho yan, i-issuean ko kayo ng .com/EmelinoTMaestro. Diyan ho kayo magdo-donate. So ilalagay ko na ho yung link later on kasi hindi ko pa ho nagagawa. Ano? Diyan ho kayo magdo-donate ng ganitong amount. So after nakakuha na ho tayo ng saksaka ng amount, enough amount, eh, saan ko gagamitin yung pera? Ipuproduce ko po ho ito ng mas marami. At hindi lang ho yan ang ipuproduce ko. Magkakaroon ho tayo ng ito pa. Ayan. Okay. Conference on tax mapping, conference on tax evasion. Doon ho natin gagamitin yung amount. Hindi lang ho yun. I-challenge ko ho sa court. O sa Supreme Court, kung pwede, ha? Kung pwede lang, yung BIR form 0619. Kasi naniniwala ho ako na illegal ho yung 0609. So gusto ko na i-challenge siya sa korte at pawalang bisa para ho yung mga taxpayer hindi na ho magpa-file ng 0619. At i-challenge ko rin ho sa court na dapat ang due date, ha? Due date ng pagpa-file ng annual income tax return para sa individual ay hindi April 15. Ha? Ipinaglalaban ko hindi April 15. Dapat May 15. Okay? Dadaling ko sa korte. So, kailangan ko ng pondo. Katulad nyo, kailangan nyo ng edukasyon, kailangan nyo ng tools. Ito po yung pinakamurang tools na pwede ho ninyong gamitin. Basahin nyo lang ho at meron ho kayo sa aking 1-month email privilege kapag kayo ho ay kumuha nito o nag-donate. Para sa Oplan Kandado lang ho yung email nyo. So, ibig sabihin, pag hindi Oplan Kandado yung pang-email nyo, hindi ko ho kayo pwedeng sagutin. Okay? So, naintindihan po ninyo. Magkakaroon tayo ng conference on Oplan Kandado. Magkakaroon ho kayo ng libro
sa Oplan Kandado. Ang donation lang po ninyo, eto po. Ayan po yung pwede nyong i-donate. At saan gagamitin? Magkakaroon ho tayo ng court case. Cha-challenge natin tong 0609. At saka cha-challenge natin yung due date ng May 15. At makaka-attend ho kayo ng free conference on Oplan Kandado. Puntahan nyo lang po ang EmelinoTMaestro website para ho sa iba pang impormasyon. At sa donation nyo po, ang pupuntahan nyo, patreon.com/EmelinoTMaestro. I-issuehan ko kayo ng resibo na nakasulat doon na nag-donate po kayo sa ating gagawing activities. So, huwag nyo pong kalimutan uli. Bumili na po kayo para ho yung libro nyo magkaroon na po ng laman. Alam ko naman na for the past 20 years kayong nag-negosyo, walang laman lagi yung libro nyo. Bawal po yun, bawal. Puro kayo penalty. Ito po ang magsisave sa inyo. Yung mga bookkeepers nyo, pag may tax problem kayo, nawawala, hindi nyo makita. Ito laging nasa tabi ninyo at available kapag meron ho kayong question about books of accounts at saka accounting entries. Ito po siya. Huwag nyo kalimutan yung susunod kong video na nakakabit dito. Kung gusto po nyo maging tax specialista, nakakabit po yung video dito. At kung gusto nyo humanap ng tax specialista, nakakabit din ho yung video na magtuturo sa inyo. Huwag nyo pong kalimutan na mag-install ng tax mapping apps from google.com. Maraming salamat. Para ho sa mga accountants, bookkeepers, consultants, lawyers, ito po. Wala hong batas. Oh, kasi ang default ng batas, pag hindi pinagbabawalan, pwede. Okay. Ang tax specialista, brand name ho yan, akin. I own tax specialista brand name under the general brand name of EmelinoTMaestro. Okay. Ano sir ang opportunity, opportunities para maging tax specialista? Gaano kalaki ang income ko pag ako'y naging tax specialista? Yayaman ba ako pag ako ay naging tax specialista? Sagutin ko yung mga tanong nyo. Una, qualified ka ba na maging tax specialista? Sagot, yes. Eh sir, hindi naman ako CPA o Certified Public Accountant. Hindi rin ako lawyer. Wala akong problema doon. Hindi ho pinagbabawalan ng batas na kahit ang inyong profession ay hindi accounting o hindi sa lawyer. Okay? Ibig sabihin, kung ang profession nyo ay engineer, architect, nurse, doktor, at gusto nyong maging tax specialista, kasi ito dahilan nyo eh. Walang tax specialista na doktor. Walang tax specialista na arkitekto. Walang tax specialista sa isa mga engineers. So kung ikaw, o nurse, walang tax specialista sa mga nurses. So kung ikaw gusto mong maging tax specialista, pwede. Imaginin mo isa kang engineer at isa kang specialista sa taxes o tax specialista. Ang laki ng market mo dahil wala kang kompetisyon. Imaginin mo, doktor ka at ikaw ay nag-iisang tax specialistang doktor. Imaginin mo yung laki ng market mo. Yon. Yun ang laki ng opportunity mo. Kaya tutulungan kita, lalong-lalo na kayo na walang alam sa tax, ano? Ignorance. Okay. So qualify lahat, ha? Woo! Qualify kayong lahat, sir, bossing, sayang. So ako po yung magiging stepping stone nyo. Aapakan nyo po ako, stepping stone nga eh. Oh, para ho marating nyo yung pagiging tax specialista. May income ba? Of course, sinabi ko na sa inyo. Kung walang nag-o-offer ng ganong services, aba may market kayo. Ah, meron kayong pwedeng bentahan kasi maraming naghahanap.
tingnan nyo na lang ang mga BIR officials. Bakit ang yayaman nila kahit mga 21 years old pa lang sila? Ha? 21 year old, 22 year old. Why? Because tingin ng mga tao sa kanila, kahit sila yung mga bata, mga tax specialista. Kaya nga sinasabi ko, huwag kayong maniwala dyan. Ididiscuss ko mamaya bakit hindi tax specialista ang mga BIR officials. So, how, paano ako magiging tax specialista, Mr. Maestro? Okay. Ang requirements ko para mapasama kayo sa team ko, ha? Ganito kasi, imamarket kita. Mag-install nga kayo sa inyong Android. Later on, magkakaroon na ho ako sa iOS nito, sa Apple. Tax mapping. Yung kulay dilaw ho, yung logo at may mukha ko. At kung magre-register ho kayo as tax specialista, kayo ho yung ibebenta ko. Ang kailangan nyo i-download, tax mapping din, kulay pula ang nakasulat, TS. Makikita nyo naman, ha, pinaplas dyan sa ilalim eh. So, pag-usapan natin, tax specialista, sir, sali ko sa grupo mo. Sali ko. Ang daming ganun eh. Daan-daan na sila ngayon. So, kung CPA ka, Certified Public Accountant, ang requirement ko sa'yo, PTR. Ito yung ini-issue ng LGU. Okay? Professional Tax Receipt. Yung current, 2018. Next, Certificate Authorizing Registration. Ito po yung ini-issue sa inyo ng BIR. Ibig sabihin lang yan, register kayo sa BIR. Next, ATP. BIR din yan. Ito ho ang proof na meron kayong authority. Authority to print yan eh. May authority kayo na magpaprint ng official receipt. BIR din yan. So, yan ho yung initial kong requirements. Yan po ay i-scan ninyo at i-email nyo sa akin. Tax mapping. Yan, dito nyo po i-email. taxmapping.com.gmail.com. Diyan nyo i-email sa akin. Okay? Pagkatapos po ninyo, sa mga non-CPA, ayan, katulad ng engineers, architects, doktor, ang laki ng market nyo. Sumama kayo sa akin. DTI, yung business name po ninyo na makukuha sa DTI. At non-CPA kayo, o kaya non-professional kayo, katulad ng bookkeeper na hindi pumasa sa CPA board exam, o yung mga tao na college graduate, okay, industrial engineer na wala namang board. Okay. Pwede ho kayong mag-apply ng Barangay Micro Business Enterprise para exempted ho kayo sa income tax. Hindi ho kayo magbabayad ng income tax. Okay? Ano na lang babayaran ko, Mr. Maestro? Tsako yan ituturo sa inyo. Okay? Kailangan nyo rin ng COR, pang BIR. Katunayan, na-registered kayo sa BIR. ATP, Authority to Print Receipt. Ayan. Katunayan na pinayagan kayong mag-print ng receipt at official receipt din. Pag meron kayo niyan, ma-approve ko ho kayo at ma-activate ko yung account nyo sa tax mapping apps. Yan. Sir, bakit kailangan kong mapunta sa tax mapping apps? Kasi yan po yung platform, ha, para nasa radar kayo ng mga taxpayer. Kasi maraming taxpayer naghahanap ng tax specialista. Sawan-sawa na sila sa paglalagay dun sa mga corrupt BIR officials, sa mga incompetent CPA, sa mga irrelevant bookkeeper, at sa mga corrupt na lawyer din. So, ang grupo natin may integridad, may care, at saka mayroong competence pagdating sa tax. Okay? Kaya ang tawag sa atin ay tax specialista. Mr. Maestro, Mr. Maestro, paano naman yung mga benefits? Ito benefits. Pag ang pangalan mo ay nasa tax mapping, okay? Malolocate ka ngayon ng mga tao na mayroong problema sa tax o nangangailangan ng tulong
mula sa isang tax specialista. So, hindi mo kailangan makipagkita dun sa tao kasi tawagan lang sa telepono, kikita ka na ng 1,120. Whether registered ka sa BAT, as BAT taxpayer ka, or non-BAT taxpayer ka, ang ibabayad sa'yo, 1,120. Wala ho akong professional fee dyan. Ngayon, inyo lahat yan. Of course, makakaroon ako ng expenses. So, idididak ko lang dyan yung expenses na mai-incur ko sa pagmamarket ko sa inyo using tax mapping app. So, matatanggap nyo net. Of course, ang mangyayari dyan, i-issuehan nyo ako ng collection receipt at yung kliyente ko, i-issuehan nyo ng official receipt. Yun po yung mangyayari. So, ano sir, saan ako maibebenta? Oo, meron tayong limang market segment. Pwede kang sa city lang kasi gusto mo yung city lang kung saan ka nakatira. For example, nasa Pagadian City ka o kaya nandoon ka sa ano bang city ng iba? Nandoon ka sa basta yung city sa probinsya. City sa probinsya except Metro Manila, Metro Davao at Metro Cebu. Ayan ha, puro metro 'yan. So yung mga city na under ng Metro Davao, Metro Cebu at Metro Manila, hindi ho kasama dyan. At kasi, mura lang ho yung share ninyo sa gastos dito on a monthly basis. Next, gusto mo sa buong province ng Tugigaraw o ng Isabela o ng Cagayan, gusto mo makopo yung buong market na yon, pwede ho. Mag-apply ka para sa provincial market. Okay? Ang susunod, yung pangatlo, gusto mo naman sa Metro Manila, Metro Davao, at Metro Cebu. Ayan, pag pinili mo yung Metro Manila, Metro Davao, Metro Cebu, ayan, ito po yung market ninyo. Okay? Now, siyempre, exclusive kayo sa mga market na yan. So, yung tao na naghahanap, halimbawa, sa province ng Quezon province, sabi natin Quezon province, ha? Sa Quezon province, may naghanap. Nasa Cebu kayo, naghahanap nasa Quezon. Tutunog yung cellphone nyo, tatawagan kayo. O ano ba problema mo? Yun, taga Quezon yung naghahanap. Of course, pag ang naghahanap ay nasa Metro Manila, hindi ho tutunog yung cellphone nyo. Ayan. Para ho tayong Grab, ganun lang. Ang problema sa Grab, nagpupunta pa sila dun sa kliyente, kayo lang ho tawag. So pag tumawag ho sa inyo at natapos kayo, yung kliyente ho ay nagbigay ng review sa inyo, aba, makukuha nyo niyo sa akin ito. Kaya lang ho, meron hong cut-off tayo kung kailan kinukuha. Then, meron tayong island. Ah, Luzon, kung gusto mo, buong Luzon ka. Basta pag may tumawag sa buong Luzon, magri-ring yung telepono mo. Or, Visayas, may tumawag sa Visayas, ring yung telepono mo. Kahit na nasa Luzon ka, magri-ring pa rin kasi nasa Visayas yung tumatawag eh. At Mindanao, nag-ring yung telepono mo. Nandoon ka sa Visayas pero ang tumatawag nasa Mindanao. So, ang laki ng opportunity. Imaginein mo, 10 lang yung tumawag sa iyo sa loob ng isang araw, aba, 1,120 times 10 is kita ka ng 11,200. Ay, imaginein mo ha, 1,100 na per call. Oh, sabihin natin meron kang 10 calls. Oh, edi meron kang 11,200. Of course, less expenses. Sa loob ng isang araw, kung masipag ka at laging bukas ang cellphone mo. Okay? Yun ho yung oportunidad na sinasabi ng batas eh. Ako ho yung gumawa para sa mga accountants, bookkeeper, consultants at mga non-CPA, OFW na gustong maghanap buhay bilang mga tax specialista. Ayan. Oh, at yung panglima na baka makalimutan ko, Philippines. So kahit nasaan ka sa Pilipinas, basta may tumawag na sa Pilipinas, yung cellphone mo magri-ring din. Ang ibig ko sabihin, kung lahat tayo ay mayroong Pilipinas ang pinili, sabihin natin, 100 tayo na ang pinili natin, puro Philippines. So, yung mga cellphone natin magri-ring sabay-sabay, mag-alarm. So, unahan tayo kung sino yung unang makakakuha ng call, sa kanya papasok yung kliyente. Siya yung kukuha ng 1,120. Of course, may review yan. Pag mababa review mo, tatanggalin kita. So, ito po yung
tax specialista, opportunity para ho sa lahat. Huwag ho kayong mag-alala. Ako ho yung tutulong sa inyo. Ako yung magiging gabay ninyo bago ho kayo magkaroon ho ng opportunity. Ako ho, pauutangin ko kayo nito. At gagabayan ko kayo. Lahat ng manuals na kailangan ninyo, gagawin ko para ho meron kayong tools sa inyong pagiging tax specialista. Oh, magparehistro ka na. Okay? I-download mo yung dalawang apps. Pinakikita naman dyan, di ba? Yung tax specialista para ho sa tax specialista. Yun yung TS. Yun yung makikita nyo yung icon niya pula na may TS sa gitna. At yung pang-consult, naghahanap ng consultant, yung mga kliyente, okay, yung mga kliyente, huwag na kayong maglagay. Masama sa relihiyon, di ba? Ang paglalagay. So, ang magangyayari ho, ay download ho nyo yung tax mapping na kulay yellow. Tapos yung gitna ho, may mukha ko at may nakasulat na ATM. Okay? Mura na ho ang consultation ngayon. Bago ho ninyo kayo pumunta sa graft and corruption, kumonsulta muna ho kayo. 1,120 lang. Okay? Register na. Ngayon na. Okay? May pagkakataon ka na. As for these packages. Okay? Ganito kasi yan eh. Kapag bumili ka sa akin ng libro or na-i-train kita, ibebenta kita. Dito kita ibebenta sa tax mapping apps. Nakikita ba ninyo? Yung mga kulay blue na nakita nyo dyan, mga tao yon, mga right now, mga accredited sila, pero pipiliin ko pa sila eh. Ayan, sa buong Metro Manila and nearby provinces. So, pag pinindot mo ito, lalabas yung service. Ayan. VAT, income, at saka withholding tax. Bookkeeping yan. Pag ito naman kulay green, letter of authority, SDT, BMB, benchmarking, tax mapping, Oplan Kandado, LN, letter notice. Ito naman, dilaw, tungkol sa assessment. And of course, yung kulay pula ay tungkol po sa collection na ng buwis. So dito, para tayong mga grab, ha, na immediately, pag may problema yung mga taxpayer, ito po yung apps na kukunin nila, makikita ngayon nila dito, ayan, yung mga available tax specialista na pwede nilang kausapin. Siyempre, babayaran po nila kayo. Ganun po ang mangyayari. So, ano sir yung tax specialista? Ayan, tax specialista. Walo ho yan, pero pito lang ho yung sinulat ko. Yung pangwalo ay yung tax bookkeeping specialista. Siguro later on, magbibigay ako ng lecture about tax bookkeeping at saka ano pagkakaiba nito sa financial bookkeeping and managerial bookkeeping. Paliwanag ko lang ito. Yung una is BIR tax mapping. Pag na-i-train kita, may libro ho kasi ko dyan. Okay? Ayan. Bibigyan kita nito. Hindi naman pala bibigyan. Bibilin mo to. Pwede kong pautang sa'yo. Depende. So, dito, sa tax mapping, kasama rito yung libro para sa BIR lifestyle check. At saka yung BIR open cases specialista. So, isang libro, tatlong specialization kagad ang makukuha nyo. BIR tax mapping, BIR open cases, at BIR lifestyle checking. Yan. Pagkatapos kayong bumili ng librong ito, sinabi ko na kanina, ilalagay ko kayo rito sa aking apps. Tax mapping apps na sa Google Play Store. Next, Oplan Kandado. Tuturuan ko kayo ng Oplan Kandado. Bibili rin kayo ng librong ganito. Okay? May packages tayo para sa OFW, non-CPA, non-lawyers, dun po sa mga bookkeepers na gustong taasin yung kanilang kita,
sa mga accountants na gustong pataasin ang kita nila, sa mga CPAs na gustong pataasin ang kita nila, at sa mga employed accountants, bookkeepers, consultant, financial analyst, financial planner, financial advisor na gustong pataasin ang kita nila, ini-invite ko kayo na maging tax specialista. So sa Oplan Kandado na libro, kasama na po dito yung BIR inventory taking at saka BIR benchmarking. So tatlo uli yung inyong specialista na pwede kayong kumita. And of course, meron po tayong pang tax specialista, pang BIR letter of authority. Exclusive lang po siya kasi medyo profitable po itong ganitong klaseng negosyo. And meron tayong BIR subpoena. Napapansin nyo may mga librong pinaplas dyan. Bibilin po nyo yan para kayong maging membro ng tax specialista. At pagkatapos po, ilalagay ko kayo doon sa tax specialista o tax mapping apps para malaman po ng tao na kayo po ay nag-o-offer. So, meron po tayong mga special packages. Very special sa akin ng mga OFW. Okay, mga OFW, i-present nyo lang na kayo ay talagang OFW, turuan ko ho kayo na maging tax specialista at immediately maibenta nyo yung sarili ninyo sa mas maraming taong nangangailangan. Labanan na po natin ang BIA graft and corruption. Labanan po natin yung mga harassment, oppression, harm, at saka pananakit nila sa salita, pagtotorture ng utak. Maging tax specialista po kayo. So, marami hong salamat at magkita-kita ho tayo sa mga susunod kong seminars. O sa mga taxpayer, ha, kung meron kayong Bible, dahil unknown yung pupuntahan nyo, yung taxation din po is unknown. Kailangan po ninyo ito. Salamat po.